Yun lang naman kasi talaga yung gusto kong magawa ever since nag-start ako sa industriya. Gusto ko na, alam, yung ma-appreciate ng isang director, lalo na Direk Joel Amangan, yung trabaho ko. And ma-appreciate din yung, kasi pinaghirapan ko po talaga to. Nag-umpisa po kasi talaga ako sa mamaliliit na role. Correct! Sobrang overwhelming dahil ito na yung nangyari niya, yung lockdown. Correct! Wala akong masabing iba, kundi sobrang grateful ko, sobrang blessed ko ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat. First film mo, Direct Joel, agad ang director. Alam mo ba yun? First, ano po, leading role. Leading role. Pero nagka-films na po ako dati. Pero mga maliliit, di ba? So, anong feeling na isang Direct Joel Lamangan ang nag-direct, ang gumawa ng pelikula mo, first solo lead mo? Siyempre, sa una, kinakabahan dahil... Nasigawan ka ba? Hindi po. Never siya nasigawan. Mo po, si Direct. Yung nga po, hindi, parang very loving and caring nga po si Direk. Pero syempre, sa una, kinakabahan ako. Pero nung nakatrabaho ko na rin naman si Direk, tapos okay naman, o nagagawa ko naman yung mga pinapagawa niya. And yun, yung buong shooting, yung buong 8 days namin na shooting, ano naman, hayahay. Medyo nakakapagod lang, pero syempre, dito sa trabaho, hayahay. Ang humusay-humusay mo doon sa mga eksena, lalo na sa ending. Saan ka humugot noon, nung ganong emosyon? Hindi ko po alam eh. Na... Best new? Hindi, best actor. Hindi ko po alam. Parang pag pumasok na ako sa eksena, nangyayari na lang siya. Talaga? Oo. Sabi ni Direk, take one daw pala lahat yun. Lalo ako na-impress. Ang galing-galing na nga ako. Sabi ko, ang galing-galing. At sinayama ko pa kay Direk, take one. How did you do it na parang si Direk Joel, i-take one ka lang? Alam ko po kasi na yung eksena na yun kanina, inaral yung sa amin ni Kuya Alan, alam ko na isa siya sa magiging highlight ng pelikula. And alam ko na ito yung eksena na pwede kong ilabas ko anong natutunan ko sa ilang taon ko sa industriya. And binigay ko lang talaga yung lahat. Binigay ko yung sarili ko sa pelikula. Binigay ko yung sarili ko kay Danny. So ginawa ko na lang talaga lahat para magampanan ng maayos si Danny. Kasi para mabigyan ng hustisya yung pelikula at para mabigyan ng hustisya yung mga kagaya ni Danny na kailangan pagdaanin ng ganitong bagay. Wow, yung ano ginulat din ako ng mga eksena mo na ano. Wala, tama yung sinabi mo sa akin nung first interview ko sa'yo na wala ka talagang pili-pili sa role, sa mga ano, hindi ka ano, game ka, ganyan. So, mas ginulat pa ako nito. Bakit ganun ang ano mo? Very open ka, very ano ka, yung talagang gagawin, parang gagawin mo ang lahat. Kasi at the end of the day, ano lang naman to eh, for me, trabaho lang naman siya para sa akin. At saka syempre, ito na yung ano eh, oportunidad na yung lumapit sa'yo eh. I mean, nabigyan ako ng trabaho na to, and dito ko pwedeng ipakita sa lahat ng manonood na... Nakaya ko. Oo, hindi ka nagdalawang isip nung sa kissing scene, sa mga kasama mo, talagang halikan, ganyan. Ano lang, sa totoo po, hindi naman po ako talaga nahihirapan sa nudity part. Talaga ba? Hindi. Mas nahihirapan ako syempre para, mas challenging para sa akin yung ginagampanan ng karakter. Dahil syempre sa pelikula na to, napakadaming emosyon. Andun yung takot, andun yung pagmamahal, andun yung nag-aalala ka. Yun yung mga mas challenging para sa akin pag may emosyon na yung eksena. Pero yung pag-bad, para sa akin wala naman. Haray! Paano ginawa? Alam ni Direk yan, pag sinabi ni Direk na ubad. Direk, ubad agaw, agad ako. Hindi ako... Sabi nga niya, wala daw kayo pa-arty-arty doon. Wala, hindi pwede. Nalalo akong humanga sa'yo doon sa eksenang pinaghalo mo yung takot na takot ka, tapos yung dumating yung, di ba, yung kicker niya, nung inaano ka niya, yung nag-ano ka. Ang galing nung swift nung emotion mo, yung facial reaction, kasi naka-close up sa'yo, di ba? Paano mo na ano yun? Ano yung, paano mo na ano yun yung ganong transition ng emotion, yung pagpapakita ng emotion, from takot na takot to parang nasarapan or what would you call? Well, yung 'di ba? Kasi sa lalaki walang halong ano, 'di ba? Na-release 'di ba? Well, para sa akin it's ano lang.
nag-commit na ako sa eksena, naniwala lang ako sa lahat ng nangyayari. At saka syempre naman, si Kuya Alan din kasi. Magaling din talaga si Kuya Alan. So kumbaga, yung buong eksena namin ni Kuya Alan, hindi na ako umaarte eh. Nagre-react na lang ako sa mga ginagawa niya. Kunwari, pag tinututok niya yung baril, react ka rin. So puro unang mabasa yung script na yun, at hindi ka ba nag-alalbang? Magagawa ko ba to? O ay, kailangan paghandaan ko ito? Kasi alam, yun yung eksena na pinaghandaan ko. Pero in terms of paghahanda sa eksena na yon, alam, ang yung lines kasi, pagdating sa mga ganong eksena, lalo na yung ganun nga, hindi mo pwede masyadong i-rehearse. Dahil pag ni-rehearse mo siya, nagiging halatang ni-rehearse mo siya, hindi na lumalabas ng natural. So, ang ginawa ko lang, inalam ko lang kung anong nangyayari sa eksena. Tsaka syempre, pag alam mo yung nangyayari sa eksena, lalabas na lang ng pusa yung mga pwede mong sabihin. So karamihan doon ang mga sinabi ko, ad-lib. Ah, talaga ba? Ad-lib na lang siya. In-ad-lib ko na lang para mas natural. Saan ka pinaka sa entire film? Saan ka pinaka ngayon nahirapan? Doon sa ending? Yun siguro sa ending. Kasi sobra, grabe yung pawis ko noon kung nakita nyo kanina. Tsaka yung hinga, pagkatapos ng eksena, ano ako, exhausted ako, ubus na ubus ako, na-drain ako, kumbaga, na-drain ako. Na-drain ka, na-ubus ka. Pero happy, kasi pag punta ko dun sa kay Direk, natuwa si Direk. So, siyempre. Sabi nga nila, may chance ka daw na manalo ng Acting Award. Malayo pa naman yun. And if ever man na, pangarap ko talaga yun. Pero if ever man na hindi, masaya pa rin ako sa kinalabas ng pelikula. Can you say now na sa ka ng accomplished actor? No. Malayo pa ang lalakbayin ko para matawag ko yung sarili kong accomplished actor. Napakasaya ko sa pelikula na to, pero I want to do more. I want to do better sa next project ko. Gusto kong mas lalo ko pang usayan. At sa daring part naman, open naman ako sa daring roles ulit. As long as alam kong maganda yung materials and alam kong maalagaan ako ng director ng mga katrabaho. Dahil si Direk Joel, naalagaan niya talaga ako. I felt comfortable, I felt safe during yung mga daring scenes namin, hindi ako nabastos ng kahit sino naman. So wala ka na feel na take advantage ka? Wala naman. Ilalagaan ako ni Direk Joel. Paano mo ito papanoorin sa pamilya mo, especially to your mom? Actually, kanina, andito yung mom ko sa first screening. Okay lang, okay sa kanya. Natuwa siya, sabi niya na paiyak ko daw siya. Oh. So, she's very happy daw sa film. Paano mo naman to ikukwento sa iyong daddy na hanggang ngayon, di ba, nasaan? Well, when the time comes, pag okay na ulit yung lahat, pag napuntahan ko, siguro, kukwento sa kanya. Hey, for sure, proud na proud din sa iyo. Nakita niya yun. May mga nagsasabi nga na parang mas mahusay ka pang artista kaysa sa daddy mo. Actor? Galing din naman si Danny. Ayoko na yung comparison sa mga ano. Para sa akin, iba yung tatay ko, iba si Marco, iba ako. So, for me naman, lahat naman, we try our best. And lahat naman, nabibigyan naman ng hostage yung mga trabaho. And speaking of Marco, invite mo ba siya manood din film mo? Oh, actually, supportado si Marco dito. In-story niya nga sa Instagram yung poster ng lockdown. So, sabi niya, congrats, Bunso. So, ayun, na-touch din ako dun. Pero, siguro, pag sa July 23, sasabihan ko siya, for sure naman, manunood din si Marco. Sana panoorin niya. Bro, panoorin mo, ha? Huwag mo kabago tingin mo sa akin. Younger siya, no? Younger siya. Ako yung Bunso. Pati si Michelle. Oo. Thank you so much, Pao, and congrats, thank you so much for